guys, nito ako sa labas ng bahay namin and papakita ko yung mga tanim na naitanim ko na na balingoy, pero yung iba nailuto na siya and siguro yung mga tanim ni mama papakita ko din sa inyo at saka yung paligid ng bahay namin. Then nakakatuwa kasi yung tanim na inilagaan ko na buhay siya. Pakikilala ko sa inyo yung mga tanim na naitanim ko. Apat na klase yun na nabuhay ko ngayong simula nung May. Pero yung isang tanim doon, matagal na yun. Siguro may kalahating taon na rin siya na nabuhay o namalagi sa bahay namin. Then, tara, tutulong ko kayo sa bahay namin, dito sa labas ng bahay namin, yung mga halaman ni mama at saka halaman ko. Okay guys, and sa mga kapanood ng video ko, so pakilala ko lang yung mga tanim yun na. Okay. yung ito dahil lagi ako nang hingi ng oregano, inuubo ako. So, ilang araw lang siya, madali siyang nabuhay itong oregano. Then, sunod naman, ito naman yung ito naman yung sambong. So, ayan siya. Medyo bago pa lang siya nabubuhay. Kaya hindi pa siya na masyadong lumalaki yung mga dahon niya. Then, yung pangatlo ko namang tanim, ito siya. Ito, kapag may bali ka, napilayan, o ay may bali, masakit ang kamay, yun, paa, ito yung kinatapad lang siya. Pinainitan, tapos lalagyan mo lang siya ng, bebendahan mo lang siya ng tela, ayan. Ito yung dahon na para sa mga masasakit ang kamay, yun, pinatapad lang yan, pinainitan. Then, yung pangatlo na yan, so, ito naman, galing to sa gumaka. So, ang tawag dito ay pantaboy na ahas. Yan, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Yan siya, siguro mga kalahating taon na rin pang tanim na yan. Then, dyan ko siya tinanim. Tapos, meron pa akong tanim doon. So, ito naman yung mga tanim ni mama. Yan. Yung mga yan. Yan. Tapos to, mahilig kasi si mama magtanim eh. Yan, mga pan-display lang. Sabi na yan. Gantong mga tanim. Enjoy siya sa pagtatanim. Yung umaga, lagi siya nagtatanim. Sa gabi naman, lagi ako nagdidibag. Yan. Ito. Yan. Mga tanim ni mama. Yan. So, yung tinatanim ko lang, puro mga herbal, paggamot. Yan. Hindi kasi ako mahilig sa mga pag-display. Ang bulaklak ko. Rose. Yan. Hindi siya magtanim. Ito, mas gusto ko mag-alaga ng ganito. Ito naman yung ako nagtanim nitong balinghoy na to. Yan. Dati ang dami dito na alin na siya. Na iluto na. Ayan yung balinghoy. Sa kaunti na. Talbas ng talbas ng kamote. Kamote yun yung kamote yung kahoy. Ito sa lulit ko, sa lulit. Hindi ako nakakamali CD. So, yan. Kamatis. Sunspray ito. Ang pabango ng sinain. So, alam nyo ba, pag ganito kataas yung yung ito, nakapagpabuhay ka ng ganito kalaking bonggabilya. Ang presyo na to, 250 siya. 250. Tapos, yan. Tanim ni mama. Some display. Yan.
Yan pa. Yan. Tapos syempre, nag-ipon din si mama ng mga plastic, yan, mga soft drinks, mga sirang gamit, yan, mga lata ng gatas. Yan. So meron kami dito ng bag. Hindi kami hindi sa aming pag-aari yan. Dumating na lang kami, meron ng dakbang dito. Yan. Yun lang. Yun lang. Tapos ng aking pagpapakilala ng aking tanim at saka yung tanim ng aking nanay, ang aking magulang, aking mama. Dito na po natapos ang aking pag-vlog and thank you so much po sa mga kapanood. So maging hilig na rin yung pagtatanim. Naging na-influensyahan lang ako. Kaya naging hilig ko. Nakakatuwa kapag nakapagpabuhay ka ng tanim. God bless you and bye-bye for now.